Hello po Ate Grace, nandito na kami sa bahay nila nanay. Ibibigay na namin yung binigay mo ate. Tara na guys, ibigay na natin. Nanay! Oh. Tao po! Dati tulong na yung interview ni Ate Grace. Makita na data nangyari to sa atin. Ate, titulong nga intod ni Ate Grace. Bigay ni Ate Grace. Salamat dahil sa binigay mong tulong sa akin. Meron akong ibiling gamot ko. Salamat, salamat dahil sa tulong mo sa amin. Dahil salamat po na binigay mo sa akin na pangbili ko ng gamot ko. Magpapacheck up na ako. At saka mayroon akong pambili ng maintenance ko para sa diabetic ko. Salamat sa lahat, Day. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa tulong mo. Thank you. Thank you very much, Day. Narin po siya dito sa gilid. So, ito po dry na po siya. Ito na lang po yung medyo hindi pati, pa po okay. Ito. Ito naman po is dry na din po. Ito po yung nangyari kay yeah, nanay. Medyo namamaga pa. God bless, ma'am, sa pinakamabuting niyong puso na binigay sa akin. Salamat po. Muli Ate Grace, maraming salamat ate sa bigay mong blessing kay nanay. Walang sawang pasasalamat ate sa tulong na pinagkaloob mo po. Salamat po sa pagmamahal mo po sa amin. Agad-agad ka pong tumulong nung nakita mo po yung message ko kay Mami Weng doon sa premiere po nung kahapon. So maraming salamat ate. Malaking blessing po at tulong yung pinagkaloob nyo na bigay kay nanay. So hindi ko po alam ate kung paano po ako, kung paano namin suklian yung kabutihang loob mo ate. Si Papa God na lang po yung bahalang magsukli lahat ng tulong na binibigay mo po ate. Maraming salamat po. So bumili po. May prutas na rin po dito si nanay. At ito rin po yung tulong na binigay mo po ate. Maraming salamat po. May pambili na rin po siya ng maintenance niya sa diabetic ate. So sana po tuluyan na po siyang gumaling. Muli ate. Maraming salamat ate. So andyan po si Sis April, pinapakain po si nanay ng prutas. So we love you po ate, God bless you always, kayo po ng inyong buong pamilya. Maraming salamat ate, we love you po. Kay Mother Lintik po, Evelyn Ganuelas, at sa buong Team Lintik Power Forces po, salamat po sa concern nyo po kay nanay. Walang sawang pasasalamat po sa inyong lahat. So, ito na po at makakabili na po si nanay ng gamot at hopefully mapacheck up na rin po siya. At may pang-maintenance na rin po siya sa kanyang diabetic. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Muli, Ate Grace, maraming salamat sa biyayang binigay mo kay nanay, sa tulong na bigay mo po sa napaso niyang paa-ate. Maraming salamat po. Walang sawang pasasalamat, ate. Dahil andyan ka po agad-agad, handang bukas palad at handang tumulong sa nangangailangan. So wala po akong ibang masabi kundi salamat po talaga. Hindi ko po alam kung paano po maibabalik kung masuklihan yung kabutihang loob mo po ate. Si Papa God na lang po yung bahalang magsukli ng kabutihang loob niyo po. Kayo ng inyong buong pamilya. Maraming salamat muli ate. God bless you po. Aloha, Nanay Perla.
Mama Koy, at sa my three amazing Yags Angels, at sa lahat ng mga Tagala Union sa buong Pilipinas, aloha. Nanay Perla, kumusta po? So sana may progress na sa kalagayan ng paa mo. So nung mag-ano si ano si Mama Koy, si Apo Koy Vlog doon sa LS ni Ati Weng or naklintik ba yun? So nung napag-usapan na napaso yung paa mo, talagang kinakabahan ako, ano bang paso yun, anong klaseng paso? Kaya nag-message agad ako kay Mama Koy nung gabing yan yata, ewan ko, hindi ko na maalala. But anyway, nag-message ako sa kanya. So yun nga, sabi ko sa kanya, kung sa paa yan, huwag pabayaan dahil lalo na diabetic ka. So yun, yung pinakita sa akin ni Mama Koy, yung picture, yung photo ng paa mo. Oh my goodness, nanay. Sa ano, agad ako na, nako Mama Koy, kailangan dalhin sa hospital yan or sa doctor. Dahil kailangan magapan niya ng gamot. So yun, dahil diabetic ka nanay, kaya huwag din matigas ang ulo. Lalo na sa paa natin, yun ang pinaka-the best na pangalagaan natin. Dahil pag diabetic po tayo, pakaingatan po natin yung mag-pedicure tayo or mag-cut ng nails. Kasi dapat yan i-nail file lang eh. Nail file para hindi maiwas sugat sa pag-clip-clip. Yun. And then, yun ang madaling mapiktahan kapag diabetic tayo. And then, yung vision din natin, yung paningin natin dahil mag-blurry or yung iba na blind talaga, yung mga pinapabayaan lang nila, it can cause blindness. So, kaya, di tayo mag-mark at bahala dahil diabetes lang yan or whatever. Kailangan alagaan talaga natin. So, huwag matigas ang ulo, nanay. Eh, yung mga anak mo naman, nandyan lang din naman sila. Worried din sila sa'yo. Kaya lang, sabi ni Mama Koy, takot ka daw sa ma-hospital dahil yun nga, parang may trauma ka doon. But anyway, isipin natin, kung tayo ay talagang gusto pang mamuhay ng matagal-tagal sa mundo, pangalagaan natin yung sarili natin. And then, pag may mga dinaramdam tayo, yun, agapan agad. Dahil syempre, para din yan sa mga nagmamahal sa buhay mo. Alagaan natin yung sarili natin. So yun, yung mga anak mo, nandyan lang din sila, nakaalalay sa'yo. Kapag inano ka nila na ganito nanay, ganyan nanay, huwag matigas ang ulo. Kasi that means na talagang nandyan sila, nagmamahal sa'yo. Di po ba? So yun, isipin natin na hindi mo ba na-realize, nanay, na yung balat mo ay napakadaling napaso? So that means, iba na yung kaligayan ng ano mo. Kahit sa balat mo, kapag nagkakaedad talaga, yung balat niya ay magiging thin na yan. So that's normal talaga. Pasensya na sa word na magkaedad, nanay, but yun, reality din naman yun. Eh, saan ba naman tayo mapupunta doon din po? Di ba ba? Yung katigasan ng ulo, hindi talaga yan maiiwasan. Siyempre, mga magulang natin sila. So, yun, minsan din naman, dahil sa tigas din ng ulo ng mga magulang, nagkakamali din sila, lalo na sa kalusugan. Akala nila, okay lang to. Yung alam mo na yung sa panahon ng kabataan mo, okay pa yun. Pero, isipin natin na ang buhay ng tao ay, ano, yesterday, today and tomorrow cannot be the same. Yeah? So, hindi po talaga pareho. So, ang may mga common similarities na pareho pa rin, pero when it comes to our body, kasi mostly denial tayo eh. When it comes to our body, hindi po talaga the same as before. Habang paedad ng paedad tayo, ibang-iba na talaga. So, yun lang po, nanay. Sana may progress na dyan sa paa mo. Pakaingatan mo yung sarili mo. Mama Koy, yung mga magulang nyo, alagaan nyo. Dahil swerte kayo, may mga magulang pa kayo. Ala, wag na. When it comes to parents, medyo ano ako, very, very sensitive dyan. But anyway, ayoko maiyak. But anyway,
thank you to my 3 amazing Yags Angels yan sa La Union. So, salamat, salamat sa andyan kayo palagi. Handang-handa, the Girl Scouts. Yun. So, thank you sa mga pinapadala niyong video. And to all my YouTube subscribers, thank you for watching. And the Team Lintik Power Forces, thank you sa suporta din sa isa't isa. Alam niyo naman, bihira lang ako nakapag ano ngayon, support sa inyo dahil sobrang busy po talaga ako. Honest to goodness po yan. But anyway, sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Amazing Yags channel. And don't forget to hit the notification bell that will notify you for my new videos uploaded.